suspect Sue C. Z. Yee. Is this your name? What's your name? How? This one. You speak Tagalog? Speak English? How come you're driving? You don't speak Tagalog, you don't speak English. How did you get the license? You don't know? Yes, you have to do examination to get the license ba 'to nung hinuli niya? Ala. Sorry, that's why. Sorry. Yeah, I feel sorry for you also. Yeah. So hinuli niya 'to nagde-drive walang lisensya. Ang basis ng paghuli, coding. So high disregard of our rules, the coding rules. Okay, so hinuli niyo. Anong nahuli? Anong ginawa? Nagtatakbo. Kasi nakabangga pa ng e-trike ko. At saka isang kotse. Di ba? Bakit? Tumatakbo sa inyo. Gusto kayong tumugisin. Sort of saying. Binangga po yung motor ko. Binangga yung motor mo. See? Cargo yun. Yung bang motor na yung pag-aari ng gobyerno o personal mo? Personal pa po. Sayang kung pag-aari ng gobyerno yun. Hindi pa rin bagong kaso. Pero pwede mo siyang kasuhan. Damage to your property. You can be also a complainant. Okay. Now, the question is, hinuli niyo may lisensya? May lisensya? Wala po. Nasa cellphone lang po yung lisensya niya. Aba, baka gawang recto. Opo, baka gawang recto po. Recto nga, no? High tech ka. Driving without license. Opo. Damage to property. Yeah. You? Yeah. You young guy? No. Shabu shabu? No. Tingnan ninyo, i-coordinate nyo sa proper agencies kung ano ang proseso, particularly PDEA, para malaman kung siya ay positive sa illegal drugs. If there is a process on it, you follow the process. And from what I heard, how long? Philippines? How many months? Months? Live here in Philippines, how many? No. Don't pull me. You know this? Sometimes it fell in the head, from heaven. No. I'm not making fun of you. I'm serious about my question. How long in the Philippines? How many months? 1 year? No. How many years? 2 years? 2 years. Here, Philippines? Four? Gopa? 50 years ba Gopa? Ba 5 go? 500? 500 years? Ano yun? Matanda po siya. Kasi ito. Ito kasi masarap dito. Alam mo. Ako pinapatuloy. Inaano ko, sinasakyan ko lang toys. Hilig na hilig nila pag nahuhuli. Kunwari, no English, no Tagalog. Kaya huwag kayong magugulat mga kababayan na nanonood. Huwag kayong mag-alala, hindi ako matutulong guys ito. Actually, yung tanong ko, tira pasok. Huwag kayong mag-alala. So, many months? 6 months? 5 months? 5 years? Oh, okay. Today, 2020. When did you arrive? 2020. When did you arrive, Philippines? Ano to? Okay. Junior. File yun dapat necessary case sa cases. Then you report to Bureau of Immigration. I don't like this type of people in these foreigners. Just so happened that he's a Chinese. It goes to every foreigners. Tingnan mo. Matigas ang ulo eh. Yan yung gumaganyan-ganyan sa Quezon City. Kaya hindi siya mapayagan dito. Yung naalala mo dati, a few years ago, na matapang pa itong mga to. Di ba? Tingnan natin tapang nila.
Ah, superpower, superpower. Sa kiligili. Oh. Di ba? Yung kanyang sasakyan, ebidensya yan. Driving without license. Impounded. Di ba? Eh, ito ba yung si... Ikaw to, no? Oh, okay. Kayo dumali nito? Yes, sir. Oh, yeah, Major Santiago. Oh, at saka mga pulis natin sa traffic. At saka ating MTPB. Oh. Ngayon, isubmit ito sa ano, makipag-coordinate kayo sa immigration. Baka may pending case pa to. Then, submit this name sa Interpol. Katulad ng isang Chinese na hinuli natin na wanted pala sa China. Oh, of drug dealing. Oh. So, submit this sa immigration. Oh. Ah, meron na. Bilis mo ah. Mga polis Maynila eh. No. Alam, hindi mo matutulong isang WPD, ay ano, MPD. Oh. In keeping with our views, man, to verify, monitor foreign nationals. No. Sabihin mo sa kanila, ha? Initiate, kasi baka magpiyansa lang to it's eh. They will use their money. What I want is this guy to be declared undesirable alien. To be kicked out of the country and be blacklisted. Ha? They have the power to do that. Because of the, yeah, yan ang pinakaano. Kasi ihoyo mo dito yan. Diba? Babagsak to, drug user. Oh, tapos violation of traffic. These are available eh, diba? Puro available yun eh. Di andar lang ang pera nito. Eh kung may amo pa to, yung amo nito magbabayad. What I am after, you tell immigration that this guy do what is legally possible to be declared undesirable alien to be sent to his host or mother country. I don't like him here. O kung gusto nila, lipat nila ng ibang syudad yan. Pero sa Maynila, hindi pwede. Pero hindi. This is how you protect also the country with this type of people. Eh. If they can do it in Manila, they can do it in Quezon City, in San Juan, and so on and so forth. This is a danger to our community. Diba? While we welcome them, we protect the interests. As I have been telling you, we protect them. But this guy should not be here, should not stay in the country. Ha? Sabihan lang kay ano, Acting Chief Intelligence Division, Fortunato Manahan Jr. Oh, kami, tulungan tayo. Yes, sir. Undesirable alien. Baka susunod niyan, magbebenta na yan. Susunod niyan, baka mamaya, sagasaan na kayo niyan. Alam niyo bakit? Kaya lalong tatapang yung mga yan, pag kaya tayong bayaran. Sabi niya, piyansa lang pala katapat eh. Pwede na akong lumabag sa batas. O, eh, yung drug dealing sa China, firing squad eh. O, kita mo yung nahuli natin? Na halos maihi-ihi sa, ano niya? O, bahala ang batas nila yun. Pero may batas din tayo rito. But, more than the law, we are obliged. Dinudungo-dungo mo pa ako. Gagwapuhan ka ba sa akin? Kung bakla pa ito, it's but we are obliged to keep our people safe from this type of people. And particularly, aliens, aliens. Alien, without the S. No, we don't like him here. You process declaring him undesirable alien. That is an immediate action yan, pabalik agad sa bansa nila and be blacklisted here. Yun ang pinakamabisa. Sabihin natin, hindi, sayang yung kaso dito. Kaya mo siya. Basta ayoko siya dito sa Maynila, ayoko siya dito sa bansa. If there is a way, legally, you do what's necessary. Anyway, you have lawyers. You consult your lawyers. Thank you very much, ha? Kasi mga ganyan, huwag kayo natatakot. Kahit sino pang tawagin nila. Kasi minsan niya mapagpanggap yung mga yan. O tatawagin yan, Avengers. Mahilig mag-name drop yung mga yan. Eh.
Kaya huwag kayo naniniwala, pag may picture sila sa akin, okay na. Wala yun. Ang dami may picture sa akin. Lalo na yung mga ganyan. We welcome them. We'll keep them safe. That is our obligation to keep them safe. Sinasabi dito di pangalagaan ang mga mayanan ng lungsod ng Maynila at lahat ang dumadako dito, domestic or foreign, but they are also not allowed to violate our laws. Ayan o, mga kababayan, hindi ka po pwede. I'm sorry too, but we have to follow rules, okay? You go to, where are you, China? Wuhan? Peking. I always captured Peking duck here. Di ba, hinuli natin mga Peking dito? Oh, Peking duck. Oh, ito, Peking tao. Taga Peking. Oh, dami na din nahuhuling hot meat eh, na Peking duck, di ba? You Peking Chinese? No. Alam mo, tatawa-tawa ako, ha? Okay. You go to jail, yeah. Junior, seryoso ko. Yes, sir. Dalhin niyo to sa immigration. Yes, sir. You coordinate with the national government. I don't like him here. No way. Do what is necessary. Priority niyo to, ha? Yes, sir. Kasi lalakas pa loob ng mga yan. Magchichismisan yan, magiinuman yan. O, huwag kang mag-alala. Sa Pilipinas, magbe-bail ka lang, okay na. Sa Pilipinas, maglalagay ka lang, okay na. Pagchichismisan tayo ng mga yan. Mamalitin tayo ng mga yan. Sige. You go to jail. Okay. Go. Ay, nako. Pare, thank you sa inyo. Thank you, pare. Good job. Huwag kayo matatakot sa mga yan. Kalawiti. Baka. Picture pa to. It's okay. Ay, time to see you. See you.